Welcome sa Wantamad Recap. Ngayon ibubuod natin ang 2014 American Epic Biblical Drama Film na pinamagatang Noah. Warning, spoilers ahead. Watch out and take care. Sa pagsisimula ng paglikha, nilikha ng Diyos si Adan at Eva ayon sa kanyang larawan, at ito ang naging kauna-unahang tao sa mundo. Binigyan sila ng dalawang pagpipilian. Una ay ang pagpapala, ang ikalawa ay sumpa. Subalit pinili nila ang sumpa sa paglabag sa utos ng Diyos dahil kinain nila ang pinagbabawal na prutas. Kaya dahil dito ay pinalaya sila ng Diyos sa Hardin ng Eden at sina Adan at mga kaapo-apuhan nito ay nagdusa sa tigang na lupa. Pinagkaita na rin sila ng langit na bumuhos ang ulan sa kalupaan at natuyo ang buong lupa. Sa kabilang banda, ang mga nagrebelding anghel ay nanirahan sa mundo dahilan para lalong magalit sa kanila ang Diyos at ginawa silang kasumpa-sumpang mga batong nilalang na tinatawag na megalith. Gayunpaman, pinasa nila ang kanilang kaalaman sa mga tao upang makapagtatag ng makabagong sibilisasyon. Ang mga lahi ni Adan sa 10 henerasyon ay mas naging brutal at walang mga puso. Nilamon sila ng kanilang kasakiman at makasariling pag-uugali. Ang mga megalith ay tinutugis na rin nila at tanging iilang tao lang na mabubuti ang natira. Isa na nga dito si Matusalem. Taglay niya ang mahiwagang espada na binigay sa kanya ng mga megalith para panlaban sa mga masasamang lahi ng tao. Ang mga megalith ay umaasa pa ring papatawarin sila ng Diyos at makakabalik sa dati nilang tahanan sa langit. Isang araw, si Noah na apo ni Matusalem ay kasalukuyang tinuturuan ng kanyang ama na maging mabuting tao at sundin ang utos ng Diyos. Sa di inaasahan habang sila ay nag-uusap, dumating ang mga masasamang lahi para sakupin ang lupa na tinatahanan nila Noah dahil mayaman ito sa resources na kailangan nila. Kaya naman pinatay ang ama ni Noah at nang masaksihan ito ni Noah ay agad siyang tumakbo palayo. 23 taon ang nakalipas, si Noah ay matanda na at nagkaroon na rin ng asawa at ilang mga anak. Isang patak ng ulan ang nagmula sa langit. Napagtanto ni Noah na para bang may kakaibang nangyayari kaya umuwi na sila kasama ang mga anak. Sa pag-uwi nila, isang aso ang nasalubong nila at ito ay sugatan. Tila ba mayroong tumutugis dito at 3 lalaki ang nagpakita kay Noah sabay pinalibutan siya. Sinabi nilang ibigay sa kanya ang aso. Si Noah pala ay isang mahusay na mandirigma at madali niya lang pinatay ang 3 kalokoy. Kinagabihan, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Noah. Nakatayo siya sa harap ng napakalaking bundok. Ang lupa naman na kinatatayuan niya ay puno ng dugo. Tumingala muli siya sa bundok at isang patak ng ulan ang pumatak sa harap niya sabay tumubo agad ito ng bulaklak. Agad nagising si Noah sa kanyang panaginip. Nagmuni-muni siya sa labas hanggang sa napagtanto niya na nais ng Diyos lipulin ang sangkatauhan dahil sa kasamaan nito. Kaya kinaumagahan, inihanda ng magpamilya lahat ng kanilang kagamitan at nagtungo sa bundok na nasa panaginip ni Noah. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng abandonadong minahan at napansin na parabang may nakatira dito sa lugar. Subalit sa kasamaang palad, ang nakatira dito pala ay pinatay ng mga brutal na warlord na nagahari sa mundo. Natagpuan nila ang isang batang babae at mayroon itong sugat sa tiyan. Sa kasamaang palad habang ginagamot nila ang batang babae, muling bumalik ang masasamang tao sa lugar. Dahil dito ay wala ng choice sila Noah at ang pamilya nito kundi dalhin ang batang babae at tumakbo. Nang makalayo na sila ay patuloy pa rin silang hinahabol kaya sinabi ni Noah sa anak na mauna na sila at siya na ang bahala sa mga ito. Bago pa makalapit ang kalaban, natakot sila nang biglang bumangon ang megalith. Nagulat din si Noah nang makita ang megalith sabay sinuntok siya at nahimetay. Paggising nila ay kinulong sila ng ilan pang mga megalith sa minahan. Tila ba galit ang mga ito sa mga tao dahil sa matinding kasamaan ng tao. Pinaliwanag naman ni Noah na siya ay apo ni Matusalem na nagligtas sa kanila noon. Hindi naman naniniwala ang mga megalith sa sinasabi niya. Kinagabihan, isang megalith ang nagligtas kila Noah dahil naniniwala itong nagsasabi ng totoo si Noah na apo siya ni Matusalem. Pagkatapos ay sinamahan sila ng megalith patungo sa bundok na nasa panaginip ni Noah. Ayon pa sa megalith, dito nakatira ang kanyang lolo na si Matusalem kaya mula ngayon, dito na rin sila gumawa ng bahay at nanirahan. Nagtungo si Noah at anak nito para makipagkita sa kanilang lolo na si Matusalem. Nang magkita na sila, pinatulog ni Matusalem ang apo niya dahil meron silang mahalagang bagay na pag-uusapan ni Noah. Inihayag ni Noah ang panaginip niya kay Matusalem patungkol sa paglipol ng Diyos sa mga tao kaya nagtungo siya dito para humingi ng payo sa kanya. Hindi nagpaliwanag si Matusalem sa kanya sa halip ay binigyan niya ito ng isang basong tsaa.
Matapos mainom ito, nagkaroon ng pangitain si Noah kung saan siya ay napalublob sa malalim na tubig at isang malaking arko ang lumitaw sa harap niya. Lahat ng mga nilalang ay pinasakay sa arko maliban sa mga masasamang lahi ng tao na namatay sa pagkalunod. Pagkatapos ng pangitain, napagtanto ni Noah na nais ng Diyos gawin ang bagay na ito para lipulin ang masasamang tao at itira mabubuting tao sa mundo. Bago umalis, binigyan ni Matusalem si Noah ng buto ng halaman at tinanim ito ni Noah sa lupa. Kinabukasan paggising niya, ang megalith na tumulong sa kanila ay kinuha ng iba pang mga megalith dahil daw sa pagtatraidor nito. Pag-alis nila ay pinigil sila ni Noah. Inihayag ni Noah na nakatanggap siya ng misyon mula sa Diyos. Kaya naman humihingi siya ng tulong sa mga megalith sa paggawa ng arko at iligtas din lahat ng uri ng nilalang sa mundo. Ngunit hindi na naniniwala ang megalith sa mga tao. Bigla na lang, may lumabas na bukal mula sa lupa at dumaloy ito sa paligid. Ilang sandali lang ay tumubo ang napakadaming halaman at nagmistulang malawak na kagubatan ang tigang na lupa. Sobrang napahanga ang mga megalith sa pangyayaring ito. Dahil sa mga tumubong puno, magagamit ito ni Noah para sa paggawa ng arko. At ngayon ay naniniwala na rin sa kanila ang mga megalith kaya tumulong sila sa paggawa ng arko. Pagkatapos ay tinipon na rin nila lahat ng uri ng mga hayop sa parang, mababangisman, o maaamo. Sa loob ng 3 araw, dadating na ang kakilakilabot na baha na lilipol sa buong kasamaan ng tao. At para maingatan ang iba't ibang uri ng hayop, magdamag nagtrabaho sila Noah at mga megaliths. Pinagtulungan nila ito araw at gabi kasama ang kanyang mga anak at asawa. Isang araw habang nagtatrabaho sila, dumating ang brutal na warlords dala ang hukbo nito. Hindi sila naniniwalang magpapadala ng matinding sakuna ang Diyos sa lupa at sinabi ng warlord kay Noah na lisanin nito ang lugar at sirain ang arkong ginagawa nila. Ngunit sa kabila ng pananakot ng warlord, hindi nagpasindak si Noah sa kanya. Naniniwala siyang lilipulin ng Diyos ang kasamaan ng mga tao sa mundo. Dahil dito, nagpa siya ang warlord na kunin ang lupang ito ng puwersahan at tinawag lahat ng mga tao sa likuran niya. At sa utos naman ni Noah, tumayo ang mga megalith laban sa puwersa ng warlord. Nang makita nila ito, hindi na sila nangahas pang sumugod kaya wala na ring nagawa ang warlord kundi umalis. Pagbalik sa kampo, inihanda ng warlord lahat ng kanyang sundalo. Gumugol sila ng ilang araw sa paggawa ng mga armas upang maghanda sa paglusob laban kay Noah. Kinagabihan, nagtungo si Noah sa kampo ng warlord. Umaasa siyang mayroon pa ring natitirang mabubuting tao sa lugar. Ngunit sa kanyang pagkabigo, ang tanging nasaksihan niya lang ay ang matinding kasamaan at kasakiman ng mga tao dito. Nagulat siya sa matinding pagiging makasarili ng mga tao na pinapatay mismo ang sarili nilang kapwa. Isang dugo ng lupa ang natapakan niya gaya ng nasa kanyang panaginip. Kaya lalo pa itong nagpakumbinsi sa kanya na talagang lilipulin ng Diyos ang sangkatauhan. Agad na bumalik si Noah at inutos niyang madaliin ang trabaho. Sa gitna ng trabaho, ang 2 anak ni Noah ay tila may relasyon pala sa isa't isa at ngayon ay buntis na ang babae. Ngunit isang disgrasya ang nangyari dahilan para malaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Kaya ang 2 ay nagkaroon ng pag-aaway. Nahuli naman sila ng 2 sa nakababata nilang kapatid. Naiinggit siya dahil gusto niya ring magkaroon ng girlfriend kaya lumapit siya sa kanyang ama at sinabing maghahanap muna siya ng babaeng magiging partner niya bago dumating ang baha. Subalit lubos na ikinagalit ito ni Noah dahil sa paniwala niyang hindi ito ang kalooban ng Diyos. Dahil sa katigasan ng ulo, tumakas siya para maghanap ng kanyang mapapangasawa. Aksidente siyang nahulog sa tambakan ng mga bangkay kung saan natagpuan niya dito ang isang babae. Sinabi niyang wala siyang intensyong manakit at binigyan niya ng pagkain ang babae. Sa mga sandali iyon, dumilim na ang langit. Nagbabadya ang napakalakas na bagyo. Batid na ni Noah ang mangyayari kaya inutusan niya ang anak na hanapin ang kapatid nitong tumakas para bumalik na sa arko. Sa paglalakad niya ay natagpuan niya ang lolo niyang si Matusalem. Tinawag niya ang apo at nagpakawala siya ng mahika para gamutin ang sugat ng apo at upang maibalik na rin ang kanyang fertility. Sa kabilang banda naman, naghahanda na ang hukbo ng warlord sa gitna ng malakas na ulan. Sumugod na nga sila sa direksyon ng arko. Napagtanto na rin ang tumakas na anak ni Noah na darating na ang matinding sakuna kaya dinala niya ang babae pabalik sa arko subalit sa di inaasahan, aksidenteng nahulog sa bitag ang babae. Kasabay nito ay paparating na rin ang hukbo ng warlords. Kaya naman hindi niya iniwan ang babae at nagpas siyang samahan ito anuman ang mangyari. Mabuti na lang dumating si Noah para iligtas ang anak.
Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para sa babae, kaya nagpa siya si Noah iwan na ito. Kaya ang babae ay nadaganan ng mga umaarangkadang hukbo. Kalaunan ay nakarating ang maraming hukbo sa lugar ng Arco, mabuti na lang ay nakaharang ang mga megaliths para depensahan ang Arco. Nakalinya sila ng palibot na may mga kadena, at handa silang gawin ang lahat para itaboy ang hukbo ng warlord. Sinubukan pa rin ng mga sundalo labanan ang megaliths, ngunit ilan sa kanila ay madaling napatalsik. Ngunit patuloy pa rin ang mga sundalo at hindi sumusuko sa pag-abante. Gumamit ang warlords ng canyon at sinamantala nito ang pagkakataon habang abala ang megalith, kaya tinusok niya ng sibat ang puso ng megaliths at napatumba ito. Sa mga puntong ito, bumukas ang langit at nagpakawala ng makinang na liwanag. Napagtanto na agad ng megaliths na sila ay pinatawad na sa kanilang mga kasalanan. Biglang sumabog ang katawan ng megalith at nakawala na nga ito sa katawang bato at muling bumalik sa kaharian ng langit. Nakita naman ito ng iba pang mga megaliths, kaya nagbigay ito sa kanila ng mas lalong lakas ng loob para lumaban. Ginawa nila ang lahat para depensahan ang Arco hanggang sa kalaunan. Isa-isa na silang sumabog ng makislap na liwanag at muling bumalik sa langit. Ngunit sa kasamaang palad naman, may iilang sundalo ang nakalusot at papasok na sa Arco. Napansin naman ito ni Noah, kaya gumawa agad siya ng aksyon. Kinalaban niya ang mga sundalo at pagkatapos ay pinutol ang tali. Sa wakas, lahat ng megaliths ay sumabog na nga at bumalik sa kaharian ng langit. Bilang resulta, lahat ng mga sundalo ay nagmadali patungo sa tarangkahan ng Arco. Inutos ni Noah sa nakakatandang anak na protektahan ang loob ng Arco habang siya naman ang bahala sa labas. Dumipensa ang huling natitirang megaliths sa labas ng tarangkahan. Ngunit hindi na rin siya nagtagal at tuluyan nang namaalam kay Noah sabay sumabog na rin ito. Napatawad na rin siya at muling nakabalik sa kaharian ng kalangitan. Sa mga puntong iyon, biglang naglabas ng tubig ang lupa na ikinamatay ng ilang mga sundalo. Isa pang napakalaking tsunami ang paparating. Nilamon nito lahat ng sundalo ng warlords at si Noah naman ay nakahawak sa tali sa huling pagkakataon. Wala ni isang natira sa mga sundalo ang nakaligtas maliban kay Noah. Kalaunan, lumutang na nga ang Arco at ang buong lupa ay nilamon ng tubig. Nakiusap ang isa sa anak ni Noah na magtapon ng tali para iligtas ang ilang mga tao. Ngunit tugon ni Noah na ito ang kalooban ng Diyos sa mga masasamang tao. Pagkatapos ng matinding pagbaha nito, muling magtatatag ang Diyos ng panibagong utos sa mga tao. Sa mga sandaling ito, wala silang kamalay-malay na ang warlord pala ay palihim na nakapasok sa loob ng Arco. Napansin naman siya ng anak na lalaki ni Noah, subalit tinulungan niya pa ito at binigyan ng makakakain. Ginawa niya ito dahil sa hindi pagsagip ng ama niya sa babae kanina. Subalit kahit na may tampo siya sa kanyang ama, nakiusap pa rin siya sa warlord na huwag nitong sasaktan ang kanyang ama. Sinabi ng warlord sa kanya na ang totoong masama ay ang kanyang ama. Dahil mas pinili nito iligtas ang mga hayop kesa sa tao. Samantala, isa pang nakakagimbal na balita ang naganap. Dahil sa ginawa ng lolo niyang si Matusalem, tagumpay siyang nabuntis sa kanyang sinapupunan. Kaya sobrang tuwa ng magkapatid. Sinabi nila ito sa kanilang ama, subalit sa di inaasahan, lubos na ikinagalit ito ni Noah dahil ayon sa kanya ay labag sa Diyos na muling dumami ang tao. Palagay niya na lahat ng kanyang sakripisyo ay nauwi lang sa wala. Nagtungo siya sa tuktok ng Arco para humingi ng tawad sa Diyos. Sinabi niya na kailangan niyang patayin ang isisilang nasanggol ng kanyang anak na babae. Bigla na lang huminto ang ulan at nahawi ang maitim na ulap, kung saan nangangahulugan daw ito na pumapayag ang Diyos sa desisyon niya. Sinabi niya sa pamilya na kung lalaki ang ipapanganak, hahayaan niya itong mabuhay. At kung babae naman, papatayin niya ito mismo ng dalawan niyang kamay. Sa madaling salita, ito ang kalooban ng Diyos na hindi maaaring magparami muli ang tao. Hindi naman ito tanggap ng nakatatanda niyang anak at napahagulgol naman sa pag-iyak ang anak niyang babae. Nagpadala ng uwak ang nanay nila para maghanap ng lupa, at kung makahanap ito ay itatakas niya ang kanyang anak. Subalit bumalik ang uwak na walang dala, nangangahulugan na hindi pa humupa ang baha. Kaya naman nagpadala muli ito ng dalawang kalapati. Pagkatapos ay nagmakaawa ang asawa ni Noah na huwag na nitong ituloy ang binabalak niya. Kung meron mang dapat parusahan ay dapat siya yun at huwag nang idamay ang walang muwang nasanggol sa sinapupunan. Ngunit si Noah ay tapat sa Diyos, kaya nagalit ang asawa niya sa kanya. Nagpa siya ang ina na etikas ang dalawa gamit ang maliit na bangka. Subalit nahuli naman sila ni Noah at nagalit ito, kaya sinunog niya ang bangka. Ngunit pagkatapos, manganganak na ang anak niya na babae.
Sa parehong sandali, gumawa ng aksyon ang warlord at anak ni Noah. Pumatay sila ng isa sa hayop sabay tinawag si Noah para mag-imbestiga. Habang papalapit si Noah sa patay na hayop, biglang sumugod sa kanya ang warlord at nagpambuno ang dalawa. Samantala, patuloy na nanganganak ang babae, habang si Noah ay abala sa pakikipaglaban. Nang papatayin na ng warlord si Noah, biglang sinaksak ng anak niya ang warlord. Sa huli ay mas pinili nito ang kanyang ama kesa sa warlord. Sa wakas ay nanganak na nga ng dalawang kambal ang babae. Pagkatapos ay nagmadali si Noah para puntahan ang sanggol na bagong silang. Sa kabila ng pagmamakaawa ng asawa niya, hindi ito pinansin ni Noah at nagpatuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. Wala nang choice ang anak kaya nakiusap itong pahintuin muna ang pag-iyak ng bata bago niya ito patayin, dahil ayaw niyang makita ang anak na umiiyak. Pumayag naman si Noah at naghintay. Nang makatulog na ang dalawang kambal, nakahanda na si Noah itusok ang kanyang kutsilyo, subalit nag-aalangan siyang gawin ito. Sa wakas, naawa si Noah sa dalawang kambal at hindi niya maatim na patayin ang walang salang sanggol kaya mas pinili niyang suwayin ang kalooban ng Diyos. Sa mga sandali ding yun, bumalik ang kalapati na may dalang tangkay ng halaman. Sa pagtatapos ng pelikula, nakahanap sila ng mabuting lupa na titirhan at nagpatuloy sa kanilang mapayapang pamumuhay kung saan wala ng kasamaan.